Magandang umaga mga tol. Wow! Balik tayo. Last week hindi na ako nakapag-video kasi sobrang init. Ito, ang ginawa ko last week. Nag-spray ako ng pamatay damo. Kaso, ano nangyari? Sinundan agad ng malakas na ulan. Kaya ayan o. Hindi lahat na ano, hindi lahat namatay. Pati dyan sa gilid na yan o. Dito hindi ko pa yan na-sprayhan kaya medyo berde na. Yan sa baba. Ayan. Tapos nung Thursday, day off ko, hindi rin ako nakapag pumunta na ako dito sandali, tapos bumalik agad ako kasi may pinuntahan ako dun sa bayan. Gagawin ko ngayon, maglalagay lang ulit ng tulay. Hindi ko alam kung andun pa yung tulay. Sobrang lakas talaga ng ulan kasi binaba ko na yung sa ilog eh, yung tatlong piraso at saka isa pa. Nag-aalangan talaga akong pumunta dito na yung ganitong pagkatapos ng ulan kasi may na-post kasi sa Facebook na dito talaga yung barangay dito nakakuha kasi sila ng tawag nito yung balat ng ahas. Sobrang laki yung ulo ko kasi parang plato eh. Kasi laki ng plato. Ibig sabihin nun ang katawan noon parang hita. Kayang-kayang lamunin ng katulad ko. Tulad natin. Kaya, kunting ingat lang. Ayan o, sayang. Tinamaan talaga yung mga nasunog noon. Medyo namatay yung mga dahon. Pero, yung, may ano pa naman. Yung usbong, malago yung usbong, kaya malaki ang chance na makaka-recover, makakahabol yan. So ang gagawin ko sana ay mag-aabono, kaya lang may hapon alis ulit. Siguro madalawa tatlong oras lang ako dito. Yung mission ko ngayon is maglagay ng tulay. Lalagay ko lang yun. Bigat kasi. Punta tayo sa baba. So yung mga dragon fruit na tinanim ko, nabagsakan talaga ng kahoy. Silang. Ayan. Yung dalawa doon, buhay na buhay. Dito. Medyo ano dito. Madilim pa kasi 7:30 pa lang ng umaga. Dito ba tayo? Tabi-tabi po. Ay salamat, hindi inanod. So gagawin ko ngayon, ilalagay ko yun. 6 piraso yan. Sinsya na po. Inuubo po ako. Gawin mo. Palagi ako nang nababasa ng pawis dito. Tapos sobrang init. Ay buti lang hindi inanod. Diyan pa sila. Ang gagawin ko dito, hihilain ko lang sa kabila. Yun o. Medyo malalim. Ayan o. Kung bumaha yan, sigurado hila yan. Hanggang doon sa baba. Kasi may tulay ako dati dito. Tatlo yun. Tulad kumpul-kumpul ko. Tinalian ko pa yun. Tinangay talaga ng tubig. Ganun kalakas ang tubig dito pag maagos. Okay. Dito sobrang ano dito. Medyo
malamig pa eh. At saka mga tol, tingnan nyo, mayroong buhay na lawaan dyan. Ito lawaan yan, oh. Ah! Oh, after 15 to 20 years, pwede na yan. Kaya, paparamihin natin yan. Yan namang tanim ko doon na lawaan, yung sibling doon. Hindi ko pa nabisita, pero sabi nung bat, yung mata doon. Kasama ko nagbaging. Sabi niya buhay na lahat. Kasi sinisilip niya every day pag nagagawin siya doon. Ano ko yun, mga kaibigan, mga bata. Kaya ang ganda ng kawayan, mga tol, oh. Malago. Kaya, ganda talaga dito sa bundok. But anyway, yung purpose kasi namin nung pumunta dito nung Thursday, tinignan ko itong area ko kasi may mga buyer gusto gawing memorial itong ito. Hindi ko sobrang layo, pero sabi nila gusto pa rin lang puntahan. Pero palagay ko hindi yung transaksyon talaga ang sadya nila dito eh. Kunti gumala. So sige lang, at least nakita nila yung area. Sobrang layo sa bundok. Okay mga tol. Ayan mga tol. Hinihingal ako. Halos ang oras ko na rin itong pinipisto. Ang hirap din kasi, bigat. Ay malapit na. So kukunti na lang. Kunting tiis na lang. May angat ko tong yung dalawa pumunta doon, doon sa yung dulo na yun. Tapos tatalian ko na lang. Ibabind ko para matibay. Bali, anim na kawayan yung ilalagay ko. Tapos yung pinutol ko doon na ito. Itong isa, yan. Yan ang puputulin ko, tapos gagawin kong pahalang dyan pag anon, tapos itatali ko siguro mga anim din na pahalang para maging matibay sila. Tapos bawat dulo dito itatali ko dyan, at doon itatali ko din doon para kahit na bumaha hindi siya maanod. Kasi ang na-expect ko kasi wala na tong tatlo eh, kasi lumalaki talaga yung ilog na yan. At saka inaanod yung mga kahoy. So pahinga muna ako konti kasi halos grabe ang bigat. Hirap talaga iangat. Kasi kagala mo kung titingnan mo sa video parang magaan lang kasi kawayan, pero grabe ang bigat na yung isa na yan. Ilang pabalik-balik na ako doon kasi hindi ko maiangat. Kailangan ko pang ito hilain tong dulo dito pag ganun, para yung dulo doon hindi sasabit doon sa pampang. Kaya yung tinalian ko nga para pag hinila ko to hindi siya malalaglag doon sa ano, doon sa ilog. Kasi pag nalaglag sa ilog ang bigat niyang ano, iangat. Kaya ito nakatali to, nakalambitin siya. So sige, tuloy ko ulit yung trabaho ko. May video ko ulit mamaya. Tapos na mga tol, talian ko lang yan. So may daan na tayo patawid dun sa kabila. So malilinis natin yan hanggang dun sa likod niyan. Kasi malawak pa yan eh. Siguro na sa mga 2,000 square meter pa yan. Aso kapagod. Tagtak yung pawis ko. Basang-basa yung seat shirt ko. Yun o. Yung suot ko kasi yung jacket na hindi seat shirt pala. Seat shirt na binigay ng sa mga bipat. Ayan, yan ang sinuot ko. Basang-basa. So,
Pag nandito na tayo sa gitna dito. Ay, gumagalaw pa kasi. Hindi ko pa natalian. Ayan. Gusto ko sanang talian yan. Pagod na ako. Wala na rin ang tubig. Ubus na. Ayan, pag nayari natin to, pwede mamingwit yan, no? Sa ilog. Maraming sida dyan ba? Kasi nagiging kalmado yung tubig dyan. Parang stagnant yung tubig.